This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel are meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee you will make money nor will have the same experience as mine in this video. I'm just showing you different websites, apps, and methods that have the potential of making money. I'm not also a financial advisor nor an expert in such. So make sure you always do your own research first. So magandang umaga, tanghali, or gabi sa inyo mga ka-GG. So nandito na naman tayo sa panibagong NFT game info video na gusto kong i-share sa inyo, which is itong Pet Kingdom, okay? And bago lang tong NFT game na to, and gusto ko lang i-share sa inyo yung aking info about this NFT game, okay? So guys, ito yung kanilang official website, no? So makikita niya dito, ayan yung kanilang statistics. So ilan na ba yung players? Nasa 2,579. Ilan na ba yung mga pet dito, no? Or pet warriors? Ngayon, makikita nyo, nasa 8,212. Then, yung in-game transactions is nasa 217,570. Yung save gas fee, kasi nga guys, isa to sa nakita kong NFT game na wala siyang gas fee kapag ma-atake, no? So, ayan, makikita nyo, nasa 152,299. Then, yung marketplace volume is upcoming kasi wala pa nga yung marketplace nila dito. Then, ito yung sa reward pools nila. So, may iba't ibang planets dito, guys. Okay, malalaman natin mamaya sa white paper nila kung bakit iba't ibang planets yung nandito sa kanilang NFT game, no? Then, dito, guys, may stories din sila. So, kung gusto nyo basahin, ayan. Then, kung gusto nyo din i-play yung video ito, ayan, makikita nyo, The Earth. Then, ito yung sa chapter 2 nila. Chapter 3. Chapter 4. 5, 6. So, makikita nyo dito, no, guys, pataas yung prices ng sa incubator nila dito. Yung incubator, guys, papakita ko sa inyo later. Ito yung parang makapag-morph kayo ng pets nyo, no? So, dito, makikita nyo, sa ngayon, ito pa lang. So, 200 PKD. Mamaya, papakita ko sa inyo sa gameplay, do, kung paano nga ba mag-morph dito ng pets. So, ngayon, per pet or per morphing sa incubator is 200 PKD tokens. So, pag na-reach na niyo yung maximum na 35,000 na nakapag-morphing na pets, mag-i-increase siya, okay? So, possible, pwede pa yan tumaas, okay? So, pwede yan maging 340 PKD, then 570. So, ngayon kasi dito pa lang tayo sa chapter 1 eh. Okay, pag nag-chapter 2 na, mas mataas na yung PKD. Chapter 3, ito. 4, ayan. And 5, ito. Okay? Ito yung judgment. Itayin nyo na lang yan, guys. Wala pa ito eh. So, yan, makikita nyo. Kaya may iba't ibang planets, okay? So guys, ito yung kanilang white paper, no? So, dito nyo makikita yung lahat ng information about sa Pet Kingdom. So, kung may questions kayo, guys, regarding about sa gameplay nila, stories, tokenomics, dito nyo makikita, guys, sa kanilang official website. And click nyo lang tong docs, okay? And i-redirect na kayo dito. So, ayan nga, ito yung sa introduction. Makikita nyo dito ano nga ba si Pet Kingdom. So, ayan, nakalagay, Pet Kingdom enables user to become owners and real money in blockchain-based social games. So, lahat naman ng NFT games, ganyan ang panimula, no? So, ayan, to increase the player's pet power and battle for victory, you may purchase and earn different boost rewards such as 5 stones symbolize 5 different elements, metal, wood, water, fire, and earth, or a variety of other NFTs. Pet Kingdom will prove that the gaming technology unique and valuable NFT utilities and tokenized social gaming ecosystem based around a real money economy, all powered by PKD token, will lead the gaming industry into future. Pet Kingdom makes it easy for billions of gamers around the world for the first time to monetize their time, effort, and skill to earn income and retain ownership.
So, PKD token ang ginagamit dito. Okay? Then, yung map store sila, nakita nyo na ito sa website na pwede nyo basahin. Ito naman yung sa kanilang tokenomics. So, meron silang tax distribution, 5% fee, 0.25% to dev fund, 1% added to liquidity pool, 3.75% to gameplay incentives. Total supply nila is 20 million, guys. And under sila ng BSC network. So, makikita nyo naman dito, guys, ayan o. Oh. Ayan yung sa kanilang tokenomics. Saan nga ba napupunta yung mga tokens? Lalo na doon sa mga bago, yun meaning po ng tokenomics, no? So, ayan, yung orange, ito yon, which is 30% sa public sale. Yung blue is liquidity pool. Yung yellow is sa development. Yung pink sa airdrop. And 1.5% is sa community. Okay? Then, itong pinaka-blue na to, guys. Ito kasi light blue. Ito yung pinaka-blue. So, 28% is mapukuta sa gameplay. Okay? So, kung may questions kayo, ayan, makikita nyo sa tokenomics nila. Regarding about sa token. So, guys, ito yung sa gameplay nila. Papakita ko naman sa inyo, guys, later yung sa gameplay, no? Para at least aware din tayo kung paano laruin si Pet Kingdom. So, ayan, meron silang Battle the Rebels. So, ayan, no? The player's daily mission is fighting against the rebels in daily battles. Complete all battles on a single map and then upgrade your character in preparation for the next map. So, ayan, players purchase incubators to get the warrior randomly to battle. So, random ko yung makakakuha ng pets nyo. Players usually add equipment features to boost their chance to win plus reward. And characters with a high rarity with also a high income rate. Players can purchase directly from Pet Kingdom Marketplace or beginning incubators. Players must prepare some BNB as a deposit fee and withdrawal fee. So, ayan. But good thing, guys, yung pag-atake dito is walang gas fee. Okay? So, check natin yan later. Then, ayan, meron silang merging warriors and stones. Para mga, parang fusion, guys, ayan, no? Then, and when two warriors are combined, for pet rarity, keep the higher level. For XP, keep XP of the higher plus 25% XP of lower. For token to earn higher reward plus 75% lower. So, ito yung merging stones na kailangan, no? Then, meron din silang boss fight. Ito yung kanilang new galaxy. Which is the parang map nila. So, ayan. Nakikita nyo dito yung mga monsters, no? At the new Galaxy Warriors will have their stat strength, defense speed, and HP. So, ayan, makikita nyo dito. Wala pa, guys, na nakalagay, no? Boxcat strength represents fire. Boxcat has the power to burn from planes. Massive energy gives Boxcat invisible attack. So, meron dito mga statistics, attack, defense, speed, HP na wala pang nakalagay. Siguro i-update pa nila to, no? Then, ito, meron din silang farming. So, not only focusing on battles with the rebels, the Pet Kingdom Warrior need to farm to maintain their food source. Players can choose the creatures that are suitable for farming to get the best profit. During farming, creatures will generate PKD tokens. This is the main source of energy in the tertiary period to help warrior maintain life and upgrade the squad, increasing strength when fighting. So additionally, you must pay attention. Warriors who engage in farming are unable to battle. If you want to deploy warriors to battle, you must pay a fee. So parang may similarity to pala, guys, sa let's say yung nilaro ko ng Cryptozoo, no? So tingnan na lang natin, guys, once na ma-release yung farming nila. Pero may similarity siya nga sa Cryptozoon. Kasi yung Cryptozoon ngayon, may farming din siya. Then, meron ding pwede kayong matake ng monsters. Pero kasi sa Cryptozoon, diba makikita nyo naman dun, guys, is may gas fee. Dito, wala. So, ayan yung training nila. Coming soon din. Then, PVP. Then, ito yung PK nila. Then, ito yung sa Pet Kingdom system. So, medyo mahaba-haba yan. So, makikita nyo naman dito. Meron silang D-game 5 mechanism. So, NFT game has confirmed huge growth. Which is talagang popular naman talaga ngayon sa mga tao ngayon ng NFT game, no? Pero dito, parang tinuro nila dito paano ba kayo magkaroon ng sa pet nyo, no? So, i-incubate nyo. Then, magkakaroon kayo ng pet. Then, pwede kayong gumamit ng magic stones or let's say, stones na pwede kayong makapag upgrade ng monsters nyo, no?
Then, dito, sa incubator, kung may questions kayo, ayan, warrior, so, meron sila nga dito, yung sa Earth, yung sa Mars, upcoming pa, ito yung sa Rebels, so, pwede nyo check dito, ayan, then, yung food stores nila, so, kasi papakainin nyo yung pets nyo kasi dito, guys, eh, okay. Pero good thing, guys, ang nakalagay naman dito is, food distribution is scheduled to proceed once every hour. Then, ito yung kailangan nyo pakainin para magkaroon ng mana yung, ano nyo, guys, yung pets nyo. Pero good thing, hindi nyo na kailangan mag-buy na gas fee para lang pakainin yung pets nyo. Libre lang po yan. So, you know, food is free forever. Okay, take note nyo yan. Then, element gemstone. So, ito yung kailangan, guys, para makapag-upgrade kayo ng pets nyo dito sa Pet Kingdom. Then, ito yung kanilang purpose, bakit nila ginawa tong game na to. Or yung sa token nila. So, ayan, pwede nyo basahin yan, guys. Then, ito yung kanilang token flow. So, kung may questions kayo. So, ayan siya. We have a unique rule for the reward in the Pet Kingdom game. Each planet is subject to the 5-4-3-2-1 rules. The first map is the Earth. There are 5,600,000 distributed evenly across 5 planets. The tokens reward won on each map will be distributed evenly among the remaining planets except for the one you completed before. So, ayan yung token flow nila. So, players need attention. The rewards will first go to the in-game rewards fund. The reward will be locked for 14 days. Ayan, take note nyo. After 14 days, you can withdraw 100% of your reward. Each withdrawal will reset the locking period. Claim reward fee is 6 PKD. The fee will go to the game operation fee wallet. So, hindi BNB ang gagamitin nyo dito, guys, para makapag-withdraw kayo. Ang need nyo is PKD token. Okay? Then, ito yung sa marketplace nila. Upcoming soon pa to. Pero, mostly naman lahat ng NFT games ay may marketplace. So, hintayin na lang natin siguro ma-release yan. Then, yung game reward mechanic nila dito. Ayan, makikita nyo. Pet Kingdom is designed to encourage daily participation and conflict with a PKD reward structure that favors players that engage in all game activity. Then, token rewards and XPs. So, ayan. Each day, the number of reward tokens available to each pet war after engaging in a battle will be restricted. Kasi nga, guys, merong limit yung pag-atake nyo dito, no? So, for example, na-reach nyo na yung certain PKD amount. So, let's say na kahit na nag-regen na yung energy nyo, tapos, a-atake kayo, pero ubos na yung, or limited na yung sa PKD tokens nyo. Kailangan hintayin nyo muna yung reset time, okay? May reset time sila dito para makaulit kayo ulit doon sa kanilang rewarding system, no? So, ayan, the level of pet wars will provide many different benefits. Pet owners should upgrade their pet wars to the maximum possible level. The higher the level of the pet war, the more reward tokens it will earn when it battles the rebels. And conversely, if the low level earns relatively few reward tokens, it's worth remembering that the low level will also cost you a lot of food for the pet warrior. Additionally, the higher the level of pet warrior, the faster the pet owner earns reward tokens, which reduces the number of times to the pet warrior joins the battle. So, ayan nga. Mamaya, pakita ko na lang sa inyo siguro yung gameplay din. Patryin natin yung gameplay niya. So, ayan, achievement in NFT rewards. Then, maximizing your reward. Ayan. Ito naman yung kanilang roadmap, guys, kung gusto nyo i-check. Ayan. Nandito na din sa white paper nila. And contracts. Ayan. Para doon sa mga official contract at hindi kayo iwas scam, guys, i-check nyo dito sa kanilang white paper. So, ayan yung contract release. So, dito nyo makikita, guys, yung official contract address nila. Then, community. So, dito nyo din makikita yung mga official community nila such as sa Telegram, Twitter, Discord. Okay? Then, ito yung sa kanilang XP and level table.
Then ito yung kanilang daily reward limit by planets. Ayan. And ito yung sa kanilang frequently asked question. Okay? Para kung may question kayo regarding about sa game itself. Guys, ito, magmo-morph tayo ngayon dito sa Pet Kingdom. Kung makikita nyo dito, bumili na po ako ng 400 PKD and let's start morphing. So, nandito tayo sa incubator. Nandito sa food store, battlefield, marketplace, magkakaroon ng future and fusion. Nandito tayo sa incubator. Then, i-morph na natin. So, ito yung thing, makikita nyo, no? So, pag i-convert natin yan, mamaya pinan natin. Na-morphing na. Nakakuha tayo ng 2 star na pet. Then, isa pang morph. So, ito din, nakakuha ulit tayo ng another 2 star na pet. So, ganun lang guys, mag-morphing or mag-spawn ng monster dito using your PKD token. So, guys, subukan natin umatake. So, gagawin natin dito, pupatala tayo sa battlefield, no? So, refresh nyo pag wala, itayin nyo lang, okay? So, ito nga yung inaano ko dito, guys. Kagaya na nakalagay sa kanilang white paper, no? Depalo Gaming siya. So, pag-isipan nyo muna ng maraming beses bago kayo pumasok sa mga gatong klase plataforma. Ngayon, pipili kayo dito kung ano yung master nyo. So, ayun, may mga PKD reward tokens. So, dito tayo sa itong pangatlo. Fight natin. Ayan, nanalo tayo. 0.726 PKD. So, isa pa. So, natalo tayo. Isa pa. Okay. Nakakaaning lang yung kanilang loading screen, no? Parang kinuha lang yung mga GIF. So, ayan. Pwede pa tayong umatake. And zero na. So, change na natin muna. Ito gamitin natin. Push natin ulit. Then, wala silang distinguish kung pwede nang mag-stop na umatake, no? Kasi parang ayan, ito yung nag-loading siya. So, ayan, meron pang energy. Ito yung energy niya, guys. Hintayin niyo maubos yun. And good thing, walang gas fee kada palo. Yun yung maganda dito. So, guys, dito makikita niyo na pwede niyo pakainin yung pets niyo dito sa Pet Kingdom. So, para makabili kayo, click niyo lang itong buy food. So, dito may mga foods dito na pwede ninyong bilhin. At tandaan nyo guys, ang pwede nyo bilhin dito is yung parang talagang merong nakalagay na restore, no? Kasi, pag bumili kayo ng iba dito, pwedeng mamatay yung pet nyo. So, for example, itong hamburger, banana, sun, marshmallow candy, grapes, earth, shrimp dumpling, yung mga merong restore 1, hindi restore minus 1, restore 1 ang titingnan nyo dito. Then, once done, so for example, ito bibili natin. Ito, ano pa ba? Ito, so, ito, ayan, then, ito, bayin mo, ayan. And makikita nyo dito guys, wala siyang bawas, no? As of na walang bawas yung pagbili sa food store. Then go home nyo lang. So dito, papakain natin yung pet natin. So for example, ito, itong pakainin natin. So, ayan, pinid na natin siya. Your warrior has gained mana. Ito yun, no, guys, oh. Makikita nyo.
Kainin natin ulit. Feed. Okay na siya. Papakainin nyo lang siya, guys. So, ayan. So, tingnan nyo yung vitality, guys. 7. Ayan na. Pakainin nyo lang yung pets nyo para mas tumaas yung sa mana. Then, ito din. Pakainin natin. Para meron din siya. Okay. So, ayun. Makikita yung vitality niya, guys. Ayun, oh. Dumagdag. Then, ito, 10. So, ganun lang. Pag ano, bibili lang kayo ng food. So, ayun, guys. Napakasimple lang po nitong laro ng Pet Kingdom. Pinakita ko lang sa inyo yung gameplay. So, Depalo Gaming siya, pero walang gas fee. Which is a good thing, no? So, ang babayaran nyo lang ng gas fee dito is yung kapag magmo-morphing kayo ng pets nyo. Then, pag nga sa battlefield is hindi nyo na kailangan. Pero tatandaan nyo, guys, may limit po ang token dito. At pakikipaglaban sa mga monsters, may limit sila. Kasi nga, nag-reset po ito every 0:00 UTC time. So, kahit na for example na umatake kayo ngayon, hindi kayo makakakuha ng token, reward. Kasi, may reset yan eh. Mag-reset pa yan muna. Okay, kaya nakita niya, di ba, panalo tayo kanina, pero 0 lang yung nakuha natin. Then, XP lang nakuha na. 0 PKD, pero 5 XP nakuha natin. Pero panalo tayo dun. So, ganun lang siya, guys. Hintayin niya na lang mag-reset muna para at least pwede na ulit tayong magkaroon ng token or PKD token rewards na dito. So, simple lang, di ba, guys? Ngayon, nasa sa inyo ngayon desisyon kung gusto nyo ba subukan itong NFT game na to. Shinare ko lang po sa inyo aking information about Pet Kingdom. Pero kayo pa rin po magde-decide kung gusto nyo itong subukan or hindi. Okay? So guys, with regards naman sa pag-claiming ng reward, for example, gusto nyo na mag-claim. Titingnan nyo lang dito guys sa claim reward. And makikita nyo 14 days left to withdraw reward. Then, meron tayong PKD tokens dito. Ayan, makikita nyo 28. Isang araw po yan. Then, ayan yung XP natin. Pwede natin yan i-claim kung gusto nyo. Pero meron yan fee. So, for example, ayan, makikita nyo claim XP fee, 6 PKD. The fee will come to game operation fee wallet. So, pwede nilang ibawas mismo dito. Okay? Kung gusto nyo. Ngayon, kung gusto nyo lang i-claim, ayan, for example, pa-level upin lang natin yung ating pet. So, ito, yun yung may gas fee, guys. Okay, kapag magpapa-level kayo ng pet nyo. Pero, kung makikipaglaban kayo nga, guys, sa battlefield, wala siyang gas fee. Okay, ang may gas fee lang is pag mag-claim kayo ng XP, tsaka mag-claim kayo ng tokens, at sa incubator, pag mag-morphing kayo ng pets nyo. Okay, take note nyo yun, guys, ha. Then, kapag, for example nga, is gusto niya na mag claim ng rewards, hintayin niyo muna maubos itong 14 days. Okay? Kasi naka-lock po yung tokens niyo dito within 14 days bago niyo ma-withdraw. Okay? So guys, magkano ba ang isang PKD tokens, no? So dito sa CoinGecko, i-check natin. So makikita niyo dito guys, ang isang PKD tokens or Pet Kingdom token is nasa 16.72 pesos as of now. Tandaan nyo, hindi fix ang price niyan, pabago-bago po yan. Lalo na sa mga newbie na, let's say na hindi pa sila aware regarding sa cryptocurrency or sa NFT tokens, no? Tandaan nyo, pwedeng tumaas yan, pwedeng bumaba. Okay, hindi fix ang price po ng isang NFT token. So, sa ngayon, nasa 16.72 pesos siya. Then, makikita nyo guys, yung meron na siyang 24-hour trading volume, fully diluted valuation. Total supply and max supply. Okay, wala pa siyang market cap saka circulating supply. Yun ang hintayin natin. Kasi bago pa lang to. Ngayon, tignan natin how much ba ang isang pet, no? So, 200 PKD ang kailangan nyo para makapag-morph kayo. Pero pa yung gas fee dyan, guys. So, let's say 200 PKD. So, nasa 3,344 pesos yan. Pero dalawang pet yung binili ko. So, ito.
So nasa 688 yung nagastos ko or halos 7k, no. So ganun. So lalo na doon sa mga nagtatanong how much ba yung isang pet. So ito siya, guys. Tanda nyo, hindi po yan fix, ha. Kasi pabago-bago nga po yung presyuan yan. Maaaring sa video na to na panood nyo na mataas or mababa ang isang PKD token. Pero tingnan nyo palagi, guys, sa CoinGecko nga or sa other exchanges pa. Alam ko sa CoinMarketCap meron din to si PKD. Pero dito tayo mostly tumitingin sa CoinGecko, eh. Okay? So ayan, nakita nyo na, guys. Ayan ay initial. Dalawang pets na yan. So ayan, sana nakatulog din sa itong idea na information na to about sa prices ng isang PKD pet, no? So guys, hanggang doon lang muna yung ating video about dito sa Pet Kingdom NFT game, no? And sana nakakatulong po itong information ko about this specific game. And gaya nga na sinabi ko, sharing info lang po ako sa inyo, guys. Kayo pa rin po magde-decide kung gusto niyo itong subukan or hindi, okay? Thank you guys for watching this video. Hope you like it. Don't forget to like and share this to your family or friends na naghahanap ng information about sa Pet Kingdom. And also, if you haven't subscribed on my channel, please do subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko dito sa aking channel. Thank you guys for watching. See you next time. Goodbye and good vibes. Bye guys. See ya. Bye bye. Stay safe, everyone.